So hello Controlnix, dito naman po tayo ngayon sa ating pag-repair dito sa ating floor mounted split type. Ang brand nito is Everest. So ang problema nito Controlnix is nagtitrip po ito ang outdoor unit natin at saka yung membreakers. So may problema po siya. So ngayon Controlnix, i-check natin at simulan natin ngayon sa pag-troubleshoot ng Controlnix. So ngayon Controlnix, nandito po tayo ngayon sa 7-Eleven convenience store. Dito po tayo mag-repair ng unit. Ang problema nito Controlnix is rounded po yung fan motor niya. So ngayon i-double check natin para ipakita natin sa inyo na grounded yung fan motor. So i-check natin. Lock ang common. Then lagay mo sa ground. Ayan. So yun. Yan Controlnix, kung narinig nyo is nagbibip yung ating tester. So ibig sabihin grounded yung ating fan motor. So yan Controlnix, kung makikita nyo nagbibip pa rin yung ating tester. So ibig sabihin siguro sunog yung fan motor nito. So yung isa naman, yung brown. So yan, ay Controlnix. So ngayon papalitan nito Controlnix dahil sira yung fan motor nito dahil nagsu-short ang circuit breaker at saka yung ano natin yung board ng ating condenser roller. So ayan. So ngayon Controlnix, tanggalin natin itong fan motor at may isang unit dito na sira din. So sunog yung compressor na yan. So ngayon natanggalin natin yung fan motor niya at ililipat natin dito sa isang unit. So simulan natin ang Controlnix. So tanggalin natin yung fan motor. Ayan. So okay po yung compressor natin ng Controlnix. Fan motor lang yung papalitan natin. So ayan po Controlnix, so yan po yung ipapalit natin dyan, yung galing dito sa isang condenser na sunog yung compressor. So doon natin ikakabit yung isa, yung fan motor, ipagpalit na natin kasi pares naman sila ng brand, yung Everest na floor mounted. So ngayon Controlnix, ikakabit natin to dyan sa unit. So pabaliktarin natin yung fan motor. Down. Okay. So, wala natin. Ito. Yun, wala na. Sabi na naman, ito yung common niya. Ito yung wire rings. Yun, wala na. So, yan, wala po siyang ground ngayon. Okay. Ito, wala na. Wala na po yung ground ng Controlnix dahil bago na po yung fan motor na kinabit natin galing doon sa kabilang unit. So ngayon Controlnix, kapit natin itong yung connection dito sa fan motor. So ikabit mo na ba eh? Ito yung common. Common, lagay mo yung common dyan. Okay. Ito yung Controlnix, subukan natin on yung unit, testing natin kung gumagana na po yung fan motor at saka yung compressor sabay. So ayan. So ngayon on natin. Okay, so on muna natin yung breaker ng Controlnix. So ito po yung breaker niya Controlnix, yan no? So 3 piece po siya. So on natin. Okay. Yan, on na po siya.
ilaw na yung ano. So, ngayon Kokonix, kung makikita mo, yung circuit board controller niya is may ilaw na po siya. Ayan, so normal na po siya. So, ngayon i-start natin yung indoor unit. So, ngayon Kokonix, i-on natin yung unit. Ngayon Coltronix, kung makikita mo is gumagana na po yung fan motor natin ayan. So ngayon Coltronix, i-check natin yung ampirahe ng fan motor tsaka yung sa compressor. So ito po yung ampirahe ng compressor natin ng Coltronix. Ayan, kung makikita mo is 15.7. Yan po yung ampirahe ng compressor natin. At yung fan motor, check natin. So, ito yung fan motor ng Coltronix. It's 1.3 ampere. So, ayan yung Coltronix, gumagana na po ng maayos yung unit natin. So, na-fix na po natin yung problema dito sa unit natin. So, ayan yung Coltronix. So, nag-normal operation na po siya. So kaya Coltronix, kinakapit na po natin ng kasama natin yung cover ng ating condenser doon sa may control side para ma-continuous na yung running natin pag tapos magkapit nito.